So, check lang natin. So, part 52 na tayo ng data structures and algorithms review. Last na video na to for the series. Mag-start na ako mag-regex sa Python, then Matplot, and NumPy para sa data analysis. So, dito naman ay hanggang 3 lang naman ako dito sa data structures na to. And then, kung may time, dadagdagan ko na lang siya. Kung kailangan kong magdagdag pa ng mga data structures. Pero sa ngayon ay puro trees lang muna. Hanggang trees dito. Introduction sa binary trees. And then, sorting and searching algorithms. Pero hindi ko pa naman siya nagagamit sa application. So, bubble sort problem. Galing siyang Cold Wars. 7Q lang siya. So, madali lang naman siya. And parang i-implement lang natin yung algorithm niya. Pero sa pagsagot ko dito ay sinesh ko lang din muna siya. Yung algorithm. Pero yung return value niya ay in-specify siya na return value. Kasi pag nag-copy ka dun sa internet, i-return niya lang yung sorted value. Pero dito ay i-return niyo yung bubble changes sa list. Yun yung bubble sort dito. So, for example, ito ay yung ating list. Itong sample natin ay 2143 in yung list. And then, bubble changes na mangyari ay ilalagay natin siya sa list. And ito yung i-return niya. Parang 2BRE. Okay. So, ang ginawa ko dito ay kinapi ko na lang yung algorithm sa internet. Sort Python. Okay. Yung bubble sort eh. Ito yung kailangan natin implement sa PyCharm na lang. Kasi yung bubble sort naman ay ang pinaka algo niya ay ibabubble up niya yung pinakamalaking item and then pabawas siya ng pabawas dito. Hanggang siya maging sorted na yung array natin. So, ganito siya. Pero nire-return niya na ay yung sorted array. So, which is, hindi niya nire-return. Kasi parang ito ay reference na. Naka-reference. Yun yung mahirap pa. Mahirap sa Python niya. Kung hindi mo siya dapat i-reference na. Okay. So, given na yung array, i-print niya yung mismong sorted na array na. So, ang unang bagay natin ay kailangan natin i-return yung bawat changes na nangyayari. So, alam natin itong example muna ito, 2143. So, dalawa yung marirecord niyang changes sa list. Okay, so, print R natin. I-print muna natin ang array. So, makikita nyo may dalawa dito ang changes. And yung so, kung may isip nyo, i-return lang natin yung for example, itong bubble. Ilagay tayo dito ng list. And then, return natin yung bubble. So, ganun lang kasimple siya. Pero for example, titignan nyo yung mangyayari. Bubble.append. Kung i-return nyo siya, wait lang. Dito nyo dapat eh. Print. So, parang nagkakabag siya. Kasi pag nire-return mo ay sorted pareho. So, which is hindi dapat ganun. So, for example, ito. So, ang hapong number na to. So, lahat ng nire-return niya, lahat ng elements dun sa list ay sorted. Hindi niya ina-append yung mismong changes na nangyayari. For example ito. So yung dalawang list na dapat na-append dito ay sorted yung nangyayari. Pero pag in-print niya siya. Pag simple na print statement, nakikita niya yung changes niya. So paano natin siya i-append ng gantong format. So, ang una ko naisip ay gawin siyang string lahat ng
elements dito sa na string. Then tsaka niya i-append dito kasi immutable yung strings. Hindi niya magagawa ng changes. Paano ganun? So bubble.append. Gagamit tayo ng kailangan muna natin gawin itong strings. And then pag i-return natin, tsaka natin i-convert back to integer. So array, so paano ba ito? Map string r. Ang ganda yung mangyari. Map that list. Wait lang. List. Inalis ko pala. Okay, ngayon nakalist na siya. Yung una kong ginawa ay simpleng list lang siya ng strings. Pero hindi siya applicable pag mga 2-digit na siya. 2-digit. Kasi magiging single digit siya pag nire-return. So mali-mali siya. So ganun siya. Try natin 21. Okay, so nagsasara siya. So ang return value na lang natin ay for loop dito sa list. And then kailangan kasi ang return value natin ay integer. So i-return na lang din natin siya ng integer. So ito for I in bubble. And then for I in bubble. So ngayon ito yung nilalaman ng bawat list, pero string siya in string format. Para ganito lang din yung gagawin natin. And then nakalagay dito yung i, and then ito yung int. Kasi ka-convert natin siya back to integer. Parang ganito yung nangyari. So try natin yung code. Test. So correct naman tayo dito. So yun lang sa bubble sort, last part or last video na natin dito sa data structures and algorithms. And simula nga ako sa regex and data analysis. So may pang-upload ako hanggang July 30 kahit hindi ako mag-video araw-araw. So may supplied na yung or scheduled na yung ating videos hanggang July 30. So yun.